everyone, good evening. So sa ngayon dito ako nag-live at hindi din sa kabila kung TikTok na English kasi literally Tagalog ang ating, you know, hula at hindi English. Ayun. Wala naman nagko-comment. Comment lang kayo ng tanong nyo, guys. Kung may katanungan kayo, mukhang wala nangyayari. Join lang sila ng join. Everyone, tinan ko yung settings, wala kasi nagko-comment. Pwede na maglagay ng comment. Interact. It's interesting. Nag-join lang pero walang nasusulat. Bakit kaya? Pagdang epekto dito guys, baka doon na lang pumunta sa kabila. Hi everyone. Hindi ko alam kung bakit ba hindi nagko-comment. Paano kayo sinu-settings? Sound, stickers, enhance. Posible naman. Dati nag-live ako doon sa kabila, okay naman eh. Ang weird. Wala nagko-comment. Okay. Baka sinabangan ako dun sa kabila. Interesting. Kausapin ko yung kakilala ko. Patesting ko kung nakapag-comment. Waiting for network naman. Mag-comment mga tao. Hello, yun, may nag-comment na rin. Akala ko hindi talaga may epekto. Wala kasi nagko-comment. Sabi ko, comment kayo guys kung may tanong. Huwag kayong mahiya. Hi. Kung may katanungan kayo guys, tanong lang. Hindi yan nag-update. Natigil. Good evening everyone. Happy Sunday. So kung may katanungan kayo guys, ano ba nakalagay na title ko? Anong ko libreng hula yata? Ayun, kung may papahula kayo guys, comment kayo ng tanong. So far wala pa kasi nagko-comment. Good evening. Wala pa ako nasusulat guys. Okay. Yung mga luma na tong nasulat ko. Anyway. Hmm.
Tanong sa love life. So, dumaan na tayo kay Margaret. A love life. So, kay Margaret muna tayo kasi siya yung unang nagtanong. A love life na to. Ay, mabay, nasusulat ko mali. Dapat M. Margaret. Sulat ko sana love life. Nawala ko sa sarili ko. So, Margaret muna. Tinakuha pa nandito siya sa Go Life Together. Wala naman. Okay, so, let's begin. Sabi nila mag-cleanse daw muna tayo. So, cleansing muna tayo. Before we begin. Sensei malabo at naguguluhan. I feel na lagi ka na sa breakup makeup story at hindi mo maintindihan ito kung bakit. Ano to? Yung sino na yan? Hindi ko alam kung saan sila lumiko. Yung mga cards na naka-expose. Kaya na naman, di naman ganito yun. Ayusin ko lang kasi di ko lang kung ba't ang dami na kaganyan. Di naman dapat ka-nurn. Ayusin lang natin. Baka magka-problema tayo mamaya. Ang dami. Di ko lang kung namali ako na shuffling or something. Ang dami gusto magpakita. Another tao. So, i-clarify natin yung cards. Sabi nila, be gentle and be kind. To be honest with you, habang nagsishuffle ako, sumasakit ang aking right hand. Ibig sabihin kasi noon na meron ka negative emotions. Pero tinan pa rin natin kung about ba ito sa excess mo or something like that. Not sure daw. I'm sensing meal. Yung miikot. Hindi will ah. Yung meal, yung... yung miikot. Ewan kung ba't ko yung na-sense, yung nasa form. So, about your love life naman, I see na lagi ka na lang single, pero okay naman sa career. And, I'm sensing kaya ito nangyayari kasi I think that you really need to learn how to love. Kasi siguro wala ka pa sa point na mapagmahal. Actually, habang nag-shuffle ako, na-sense ko din. Yung sabi kong be kind. Na-sense ko yung parang be kind to animals, kind of like that. Kasi, I'm not sure kung nabigyan ka ng chance ni God na magkaroon ka ng animal. Nalala ko tuloy yung isang personal reading sa isang kliyente. Wherein, the angels say na magpapadala sila ng animal for you to take good care of para matuto ka ng true love. Kasi, siguro yung kailangan mong matutunan. Kasi, so far... Actually, nasa point ka na pwede ka na magka-jowa, to be honest. Kasi okay naman si career at saka naka-balance. And then you could be someone na alam na yung self-love. Dahil siguro matagal ka na naging single. And nga, may confidence. Yung problema rin sa iyong love life, nakatrack ka siguro ng mga tao na magnanakaw or ginagamit ka dahil sa pera. Kasi so far, nakita ko dito sa first mo na may pera ka, diba? Yun kasi yung malungkot, pag may pera ka talagang parang ka-magnet ng mga tao na yun ang magagamit. Pero tinan natin, so love and family. So for naman, magkakaroon ka, but yet, you have to be single
Kasi kailangan mo muna matutunan kung paano magmahal. And yung solution kasi ni God for you, mag-aalaga ka muna ng animals. Kasi na-sense ko yan nung habang nagsha-shuffle. Okay? And so far yun nga, may pera ka. Yung problem lang is, siguro takot ka na gamitin ng mga tao sa pera. See? Kasi siguro, yun nga, may na-spoil siguro noong past. And if yun na naiiyak ka dahil palpak yung love life, I think na may parating naman. Pero, I'm sensing the near future, hindi pa sa ngayon. Kasi pa sinabi nilang near future, parang na-expect mo future na agad. Pero, medyo matagal siyang panahon. Mga next year daw, sabi nila. Kasi actually ngayon, yung time for money making. So, yun nga, dapat mag-aral ka muna ng love. Kung paano maging nurturer din and caring sa others. Siguro ikaw yung tipong tao na, you know, natakot ka na baka gamitin ka sa pera. Kaya siguro naging ganito ka sa pera. I think na gusto talaga nila na mag-open ka ng heart. Siyempre kung may animal ka, example kung may pet ka, talagang gagastusan mo yun, diba? So, I'm sensing talaga yung way ni God para ma-open uli yung heart mo is to give you an animal to take good care of. Kasi, you know, kailangan mong buksan yung puso mo. Kailangan maging open ka uli. Tsaka huwag mong isipin na lahat ng tao manggagamit. Kasi may mga tao naman na hindi manggagamit, okay? So, wow, this is nice. So, I think yung mangyayari, habang busy ka sa work, makakatagpo ka ng tao. But yet, I'm sensing yung animal first now. What do you mean by that? Animal muna. Okay. Have at least a pet, sabi nila. Tapos, kung ready ka na sa ka pa makakatagpo ng tao. Parang gusto pa mag-pull ng card. Kasi kung denom mo ako for this year, I don't sense na makaka-love life ka as of now. I feel na it's more on, yeah, money making this year. Lahat ng tao ganun, actually. Yun ang pansin ko. And then yung iba, this April, nag-i-start sila mag-budgeting. Yun ang pansin ko rin. Kung di pa sila balance with regards sa kanilang pera. I really sense heaviness sa mata ko. So, tinanong ko kung ano pang meron. Dahil binigay sa atin, ha. Tumatalon yung cards mo. So, I'm not sure kung lapitin ka ngayon ng mga stray animals. Baka kasi yun yung sign na, you know, learn to love, okay, by the stray animals. So, anyway, yun nga, okay naman si career. Pero takot ka kasi na baka yung lumalapit sa'yo ay walang pera, habol na sa'yo ay pera or passion. So, for nainggit ka na sa mga tao na may jowa. Parang wala pa talaga. Hindi pa nila pinapakita yung the one for you eh. Kasi more into, ano siya, parang ka naiinggit sa mga tao sa paligid mo na meron ng pamilya tapos ka wala pa rin. See? Gusto kong tingnan kung, kasi may paparating sa'yo, kaso wala siyang pera. And then, habol na sa'yo is passion. Pero mabubunyag mo na di mo siya magugustuhan. So, I think na sa ngayon, ma-attract mo is someone na hindi pa siya the one. Kung may darating man this year. Okay, huwag mo madaliin kasi yung time frame ng angel sa'yo is mag-aalaga ka muna ng animal. Kung natutunan mo na magkaroon ng lovey-dove, okay, or magmahal ng animal, saka ka pa lang magkakaroon ng jowa. Kasi tinuturuan kang i-open mo yung heart mo na maging mapagbigay ka ulit. Okay, kasi syempre, okay, napapagastos kapag may animal, di ba? Kapag may pet. So, yung time frame mo, magkakaroon ka ng animal, and then, magkakajowa ka next year, hindi sa ngayon. More on, ano siya, more on, money making this year. So, at saka ingat ka kasi yung parating na next is somebody na walang ganong pera tapos sabol lang sa'yo is passion. So, ingat ka rin dun. So, yun lang kasi yung nakita natin parating. Okay? So, iwasan mo na pag nalaman mong passion lang yung habol sa'yo.
So, anyway, tapos na tayo kay Margaret. Daming nagjo-join, pero walang tanong. Welcome! Nag-scroll up na lang ako, wala nagtatanong. Ano ba to? Makakaalis na ba ako ngayon? Ha? Huh? Hi, baby. Oh my gosh. Wala ka lang nagtatanong. What can earn? Salamat sa nagbigay ng mga stickers. Okay. Good evening. So, makaalis ka ba ngayon? Ay, ngayon may iba yung tanong mo. Hindi ko kasi maintindihan yung tanong mo eh. So, tanong lang kayo guys kung may katanungan. Hinihintay ko pa yung confirmation ng isa kasi, yun nga, iba yung tanong. So, makaalis ka ba ngayon, May? So, guys, make sure pang magta-travel kayo, dapat, ano na lang, after ng 14 ng May. Kasi, sa ngayon, retrograde, nagsimula siya ng April 21, mag-end siya ng May 14. Kasi, sa mga panahon na yun, may problem kasi with regards sa gadgets, tsaka sa appliance, and so on. Kaya, hindi talaga safe mag-travel, guys. Tsaka, pansin nyo rin yung mga electronics nyo, nagkakaroon yan ng diferensya. Tsaka, kahit yung mga transaction, nagkakaroon ng delay. Kaya yun, maganda talaga na hindi ka muna gumastos kapag retrograde, tsaka wag ka rin mag-travel. Anyway, so may nagtanong si, sino ba ito? Hindi ko mabasa yung name, ang haba. Anong tatawag ko sa'yo? Ang haba. John. Okay. Nandyan na lang. Kaso babae ka yata eh. Nakalagay kasi J-H-O-N. Yun na lang. Okay. So si John, pero parang babae kasi. Mali pala spelling ko ng John. Diyan na lang para maiksi. Okay? So, tiyanan mo kung makaalis ka ba ng May. Okay. Ano? Karen. Okay. So, Karen na lang lagay natin. Karen K. Si Karen K. nagtanong kung makaalis pa siya ng May. Okay, so, let's see. Baka after nito, doon na lang muna ako sa kabila akong TikTok account. Mang konti lang kasi nagpupunta. Gusto ko kasi talaga sa Tagalog sana yung mag-accelerate, hindi yung English. Kasi hindi ko na na-update yung English eh. Mas active na ako sa Tagalog. Tsaka ang odd kasi, kada na-live ako sa English ko, hindi naman ako nag-English ng live. Okay. More on Tagalog yung cater ko kasi. So, tingnan natin kung makaalis ba si Karen K. sa May. Oh,
actually, nasa-sense ko masakit siya sa ulo. Baka kasi lagi mo siyang naiisip. Okay, yung tungkol sa kung makaalis ka ba or something like that. I-clarify muna natin yung cards. I really feel na hindi pa tamang panahon for me. Kasi nafe-feel ko masakit sa eyes, okay? Kasi pag tinuloy mo ng May, parang siyang may mangyayari na ikaw iiyak mo. Kasi mabigat sa mata. So far naman, yun nga, brave ka naman, pero yun nga, may kinatatakutan ka. Baka kasi yung migration or something like that, okay? So, hindi. Kasi nakita natin na may forgive dito at saka more on, you know, parang sadness kasi yung vibe na nasa sense ko. So, hindi matutuloy. Pwede na natin kung bakit, okay? So, yan nga. Confident ka naman tapos may binigay ka mga papeles, okay? Kung ano man yun, kung lalabas ka. So, I'm not sure kung may kasama ka. Okay, but I really sense na parang handa ka naman. Siguro may na-coach sa'yo kung anong dapat gawin or may napapanood ka. Pero yun nga lang with this evidence here. So, I'm sensing it's over kind of vibe na nasa sense ko dito. Kasi may evidence siya. So, meaning may parang may na-notice. I'm not sure if this migration officer or something like that. Basta yun nga na-control na. As you can see here. Kaya hindi natuloy kasi may protest dito. Ibig sabihin, parang in-inspire mo siya na, you know, makaalis ka sana. Pero yung napunta sa'yo na window, yung taong yun, nagpa-protest siya about dito sa evidence na nakita niya. About sa documents mo. Kaya hindi siya natuloy ng May. Okay, so, pero I really feel na try some other time because we have surrender here. Kasi malulungkot ka. Kasi gusto mo talaga na mapunta doon. Pero sa ngayon kasi parang di siya perfect timing. Basta siguraduhin mong tapos na yung retrograde bago ka umalis. Kasi talaga nga hindi siya okay. Dahil sa retrograde. Tsaka, yung Mercury retrograde kasi niya, nagpapablock yan ng throat chakra. Okay? Kaya maraming mga magjojowa nag-aaway. Maraming miscommunication. Hindi talaga perfect timing for traveling, I would say. So, yun din siguro yung nag-push, may evidence. So, I think that what you need to do here is make sure kung may documents ka man at saka interviewin ka, wag mag-sleep yung tongue mo. Kasi, dito ka ka-questionin. I think na you need more practice kung dun sa, you know, tanong-tanong sa'yo. Okay? Kasi baka mahuli ka. I'm not sure kung dahil sa sinasabi mo sa kanya or something, but you know, simula nakita niya itong evidence, di kanya nga pinayagan. Okay, so yun. Yan nangyari. So, not this May. Okay, pero wala sinasabi na months. I think na kasi yung surrender natin dito, ibig sabihin lang nun, is baka naman, parang sinasabi sa'yo ng mga anghel na stay ka muna dito, tapos mag-focus ka na lang sa trabaho dito muna sa Pilipinas habang nag-aantay ka ng perfect timing. Okay? At saka, kung sakaling gusto mo talagang pumunta, suggestion ko lang, be mindful kung ano yung mga binigay mong papeles, saka be mindful din kung ano yung sasabihin mo. Kasi, baka mahuli ka kung may nasabi kang something. Okay? So, actually, swerte nga natin ngayon kasi at least mga tao makakapag-post pag na-offload sila.
Dapat na yung mga tao na sa public ay matakot na eh, di ba? Kasi anytime pwede silang i-question, di ba? So, really sasabi ka talaga sa mata yung reading mo, to be honest with you. So, meaning lang nun is, hindi maging okay yung matikodis yung result. Kasi, ang bigat sa mata, iyak ka nun. So, mag-iba ka na lang muna ng months kung kailan ka pupunta. Ano to? Invite another host. Hindi ko alam. Please join lang. Kung gusto niyo magtanong, guys, mag-comment lang kayo ng tanong. Okay. May nakalagay na title ko. Hindi ko alam. Alam ko nga. Oh, welcome. So, kung gusto nyo magtanong, guys, send lang kayo ng katanungan, okay? Para ma-assist ko kayo. Kasi so far, ang konti ng mga nagko-comment, okay? Dalawa lang, actually. So, hindi ko lang kung mag-antay pa ako or something like that. Dumuna ako sa kabila. Hello. Pero may mga pumapasok pa rin eh. So, kung magtatanong kayo, guys, send lang kayo ng question. Or comment kayo ng question. Huwag kayo magsasend, okay? Baka sa iba masend. Sana ito yung umangat. Kasi yung English yung umangat na TikTok ko eh. Hindi na ako active sa English, guys. Kasi magkocontradict siya sa future kapag umangat yung sa English ko. Kasi lalo na, hindi naman ako nag-ano doon, tao doon. Hindi naman ako nagla-life na English yung gamit ko. Kaya magkocontradict din sa title. Parang anhin pa yung English version kung nagtatagalog naman yung gumagawa. Hindi ba? So anyway, kaya ako nandito ngayon. Pinapapunta ako ng mga anghel sa kabila kong TikTok, okay? So, anyway, guys. Dahil wala naman nagtatanong, lilipat na lang ako dun sa kabila kong TikTok account na English. So, kung gusto nyo makita yung link tungkol dun, paano ko bang masasabi to? Tignan nyo na lang yung Tagalog channel ko sa YouTube. Meron naman siguro nakalagay dun ko na yung English channel ko sa isang description ng video doon sa Tagalog version. Okay? So, anyway, that's it for now. Punta naman ako doon sa kabila na TikTok account ko. Since wala naman nagtatanong dito. Okay? So, yeah. Punta ako doon sa kabila. Wala na nagtanong. And down.